Nakahinga ng maluwag si PS Bank President Pascual Garcia III matapos paburan ng Supreme Court ang hiling nilang huwag payagang buksan ang mga dollar account records ni Corona. Pero ang prosecution nangangamba sa Di Manoy pangihimasok ng Korte Suprema sa impeachment proceedings. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ang TRO raw galing sa Korte Suprema ay paggalang sa karapatan ng mga depositors at ng banking industry. Ito yung sinabi ni PS Bank President Pascual Garcia III. Ang TRO ay kontra sa subpoena ng Senate Impeachment Court para ilantad ang dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona. Sir, yung comment nyo na lang. Nakakangiti pa si PS Bank President Pascual Garcia III matapos siyang halos prasuin sa Senado na ilabas ang mga detalye sa money dollar accounts si Chief Justice Renato Corona. Ito'y kahit kahapon pa sinabi ni Garcia sa Senado na hindi niya masasagot ang tungkol sa dollar accounts ni Corona dahil may petisyon sila sa Korte Suprema patungkol dito. You know, honesty? It's a stressful experience. Stressful experience. Stressful experience. Sa simula ng pagdinig, nagpahayag na ng pangamba si Deputy Lead Prosecutor Representative Rudy Farinha sa posibleng panghihimasok umano ng Korte Suprema sa impeachment trial ni Corona. Ang tensyon paminsan-minsan nasisingitan na nakakatuwang eksena, lalo na ng mag-Ilocano, ang parehong taga-Norte na sina Senate Presiding Judge Juan Ponce Enrile at si Farinhas. They're trying this in two courts. Hindi naman po maganda yun. Pagka nakakuha sila ng pabor dito, thank you, Senator. Pagka natalo sila, punta kami sa Supreme Court. Dadating po ang panahon na itong inyong Senado, binubuo ng 23 ngayon na kaisipan, ay papasyahan yan. Huwag kayong mababahala at alam po namin ang aming tungkulin sa bayan. Well, sir, kasi po pag nagtatagalog ako, sir, tayo mga Ilocano, from English, dinadaan ko sa Ilocano, tapos sa Tagalog, kaya minsan, lost in translation. Aksaw ka ti Ilocano. Apo, nagpintasin, sir, dito na, kaya talaga nga, naipalubos yun, sir, kaya talaga nga, sumsumyagin, sir, ang emba. Walang biro, mag-Tagalog tayo. Yes, sir. Yan ang ating wika. Wikang Pilipino. Yes, sir. Kaya humingi po ako ng tawad minsan. Yes, Mr. President, I move that we terminate the privilege hour and proceed with the trial. Privilege hour terminated. Proceed with the trial. Pero ang sinasabi ni Enrile na takdang panahon, mabilis na dumating. Bago matapos sa kanyang testimonyo si Garcia, naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO sa paglalantad ng detalye tungkol sa dollar accounts si Corona ang Supreme Court. Nakahinga ng maluwag si Garcia sa TRO ng Korte Suprema. Ang prosecution umangal sa umunoy panghihimasok ng Korte Suprema sa trabaho ng Senado bilang impeachment court. We hope that the Supreme Court should not have interfered in the proceedings because very clear naman, this is an incidental or ancillary order issued by the Senate. So, marespeto sana yung Senate as a impeachment court. That's within the power of the Senate to issue a subpoena, di ba? Sino subpoenahan yung bangko? Eh, ngayon, are we saying that the Supreme Court can interpret anything that the impeachment court is doing? Ang depensa naman ipinagtanggol ang paglalabas ng TRO, pero hindi daw takot si Corona na mailantad ang mga dollar accounts nito. Because illegal na yung source ng information. Kita nyo man yung sa peso accounts, wala naman problema, fine. Because if there seems to be an exception that allows the inquiry, no problem. Okay? Pero yung absolutely confidential, hindi nyo pwedeng ipilit. Huwag mong sabihin na this is an impeachment court, etc. Hindi naman siguro designed yung impeachment court na ilabag yung batas, hindi ba? Pero ang mga senador, paalaisipan pa kung ano ang magiging reaksyon nila sa TRO ng Korte Suprema. Because as you know, there's no precedent for any of this. And we will have to decide what to do. Sir, you can either defy or obey, that's the question. You will decide whether you will. I'm sure there are more graduated options than just defy or obey. So we will see what happens. Napakabigat na magiging decision kasi remember, you're dealing with bank accounts and the banking industry, the banking sector is in the middle of the economy, no? So hindi mo basta pwede magdesisyon na magko-cost din ng damage sa ating bansa, sa ating ekonomiya. We will
respect that, but we will discuss that in the caucus on Monday. So pending the caucus on Monday, I don't think I can discuss that. Bago pa man lumabas ang TRO kung marami ang dumalo sa rally sa Supreme Court bilang suporta kay Chief Justice Renato Corona, may mga nag-rally rin sa Senado kontra sa punong mahistrado. Hiling nila ang agarang pag-impeach kay Corona. Bukod kay Garcia, tumistigo din si Bank of the Philippine Islands Ayala Avenue Branch Manager Leonora Dizon tungkol sa mga peso accounts si Corona. Pero di tulad kay Garcia, malambing pa ang ilang senador kay Dizon dahil siyam na buwan siyang buntis. Now, but while we, before we go on, may we just know from the witness if she needs to go to the restroom. I have been 9 months pregnant at one time and she's been sitting for an hour. So just as a matter of courtesy. Thank you, Your Honor, for the consideration. Madam okay witness, po, do you want to be excused for a while? No, Your Honor. Pwede lang pong makainom ng tubig. Madam witness, okay naman po kayo? Good afternoon po. You're doing okay? Yes, Your Honor. Magiging boy ba o girl yung... Girl po. Ah, girl. No? Baka magiging senador din o abogado one day. Jessica, sa Lunes, sa caucus ay pag-uusapan ng mga senador kung ano yung magiging tugon nila dito nga sa aksyon ng Korte Suprema na nagbigay ng TRO laban dun sa dollar accounts ni Chief Justice Corona. Jessica? Okay, Joseph. Maganda yung sinabi ni Congressman Fariñas, no? Parang the impeachment court has its own proceedings at the Supreme Court daw cannot disobey ba o defy yung impeachment court. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ang position kasi ng prosecution is that the Supreme Court cannot interfere with the yung action ng Senate bilang impeachment court because according to the Constitution is this is it, the sole authority to try impeachment cases. Yung prosecution is counting on the jurisprudence nung sa Senate sa SC, no? Itong sa Salvation case na pinayagan at one point ng Korte Suprema na buksan ng isang foreign account ng isang foreigner dahil dun sa kaugnay ito ng isang rape case. Yan yung inaasahan na jurisprudence na titingnan ng Korte Suprema para paburan yung prosecution. But then again, pag-akyat kasi ng PS Bank is that they are asking technically to interpret kung ano nga ba yung dapat nilang gawin doon sa subpoena ng Korte Suprema. So again, yung question will be, dapat nga bang payagan yung mga dollar accounts na buksan? Merong isang jurisprudence na nagsasabi na pwede at meron namang sinasabi ng depensa na dapat hindi because paglabag yun ng bank secrecy law. So ultimately, yung question na yan, Supreme Court ang sasagot. Okay, if you look at the bank secrecy law, ang sinasabi lang doon na pwedeng buksan kapag pumayag ang depositor mismo, di ba? That's correct. At for the long, yan yung sinasabi kahit naman sa loob sa open court, no, na klaro yan at walang exemptions yan as far as kung sino yung pwedeng makasuhan. No? Pero ang sinasabi nga ng prosecution is that they are counting, meron po na isang pagkakataon na binuksan ng Korte Suprema. But then again, the defense can of course argue na iba na yung circumstances na yon. So we will see kung ano yung magiging interpretasyon ng Supreme Court. Yung Supreme Court naman anyway ay batay sa ating konstitusyon ay taga-interpret ng ating mga batas na ginagawa ng ating mga senador. Okay. Justa. Totoo ba? Kasi I was monitoring the impeachment proceedings sa DZBB kanina. No? Yes, ma'am. And ni-report doon na nag-threaten daw si Congressman Fariñas na ipa-impeach din yung mga justices who voted for the TRO ng PS Bank. Nabasa natin yan sa mga reports ng ating mga kasamahan na kasama natin dito nag-cover. No? At in fairness to Congressman Fariñas, mukha naman siyang consistent. Kasi noon pang kaso ni dating Ombudsman Merceditos Gutierrez, na di ba pina-TRO din yon. At ganoon na rin yung banta niya na ipa-impeach yung ilang mga justices na pumabor dun sa TRO laban dun sa impeachment sana dito kay Merceditos Gutierrez. So mukhang consistent siya and yes, he did say that. Jessica. Okay, so what we have here is a classic situation between the authority of the Senate as the impeachment court versus the bank secrecy law na napaka-specific kung kailan lang pwedeng i-lift yung secrecy as regards dollar accounts. Yes, ma'am. At itinan natin na kung halimbawa ba na ganun pa rin ba ang pagtingin ng Korte Suprema na una, tulad dun sa Salvation case, there are exceptional cases na pwedeng i-waive yung bank secrecy law kung pwedeng buksan yon, no? But then again, related nga yan dun sa powers naman ng impeachment court ng Senado bilang impeachment court. So pwede nating sabihin na ang Korte Suprema will interpret
a certain action by the Senate Impeachment Court. Jessica. Okay, in the meantime, eh, napakalalim ng implications nito. Yes. Because, diba, this is the banking industry and this is the economy at stake. Yes, ma'am. So, it's not a simple matter. Maraming salamat, Joseph Morong.